So, ito pa, research process din to. So, ito class, nasa PDF lang yan, yung in-upload ko na PDF. Mamaya, papakita ko sa inyo sa dulo yung PDF na yon. Kasi dalawang PDF lang naman yung ating reference dito eh, sa Capstone Project. Okay? Mga tungkol siya sa researches. Ito kasi, galing nga sa PDF, nung sinum ko, tapos kinat ko, nilagay ko dito, mahirap na siya basahin. Okay? Pero na ano pa naman, na naintindihan pa naman. Halimbawa, ito, the research process. Okay? So, yung una dito, ayan o, yung unang arrow. Okay? Formulating a research problem. So, yung sinabi ko rin kanina, kailangan, di ba, yung week 1 nyo, mag-isip muna kayo ng mga problema na pwedeng solusyonan. Okay, yung sinabi ko sa inyo. Okay? Hanggang week 2. Tapos, yan sa pag-formulate ng research problem, may mga nag-a-arise dyan. Ano-ano? Yung una, yan o, considerations and steps in formulating a research problem. Ayan. So, ano-ano ba yung mga steps sa pag-formulate ng research problem? Although, may topic tayo dyan, okay? Dito kasi, sa discussion na to, mapapahapyawan lang yan. Pero, meron tayong another lecture dyan. More in-depth explanation kung paano ba gumawa ng research problem. Dito, mapapahapyawan lang yan. Okay, so, another one, variables and hypothesis definition. Okay? So, dito, kasi sa isang problem, kailangan may mga variables tayo. Ano-ano yun? Yung dependent variables, independent variables. At from those variables, dapat makakagawa din tayo ng hypothesis. Sabihin yung ating educated guess. Yung kasi may mga sagot na tayo sa isipan natin eh. Pero hindi pa yun napapatunayan. Okay? Halimbawa, may problem na tayo. Tapos, meron na tayong mga sagot sa isipan natin. So, yun yung gusto natin papatunayan. Okay? And then next, ito nga, literature review. Ayan. Siyempre, doon tayo magsisimula sa mga current na pag-aaral o yung mga natapos na pag-aaral. Doon tayo mag-research. Doon tayo hahanap ng mga relevant ideas para mabuo yung sagot natin sa tanong. Okay? Sa research problem. At saka mag-guide din tayo kung ano ba yung dapat na direction ng ating study. Halimbawa, kung ano ba yung gagamitin nating hakbang. Okay, pag nakakita tayo ng katulad na study, hindi namang katulad na katulad, pero hawig na study. Okay, pwede tayong mag-benchmark dun sa mga yon. So, literature review, sabi dito, conceptualizing a review, a research design. Okay, kasi nga, sabi ko nga, kung makakita kayo ng existing research, nakahawig nung research ninyo, pwede kayong gamitin yung research design niya. For example, yung study na nakita nyo, nag-develop sila ng inventory system ng isang company. Okay? Tapos yung gagawin yung Capstone Project, mag-develop din kayo ng inventory system ng isang company. Ibig sabihin, hawig na hawig, di ba? So, pwede nyo kopyahin yung research design niya. Pero, hindi kopya ang kopya. Siyempre, magkakaroon kayo ng addition man lang doon para kapag plagiarize check natin, plagiarism checker, hindi kayo babagsak doon. Kasi, ibig sabihin, may in-improve kayo. Okay? So, ayan, study design. Okay, so paano ba yung disenyo ng study ninyo? Okay, yung halimbawa, mag-observe muna kayo dun sa company. Okay? Tapos saka kayo gagawa ng system tapos i-implement ninyo. Okay, tapos i-test ninyo. So, yun yung study design. Next, research design functions. Ibig sabihin niyan kung ano-ano ba yung mga dapat na sagutin ninyo doon sa research na gagawin ninyo. Okay? Kung ano ba yung mga tanong na masasagot nung design nung research nung study ninyo. Okay? And then next, ito nga constructing instrument for data collection. So itong instrument na yung class, lahat ng ito madadaanan natin yan isa-isa. Kumbaga dito isang overview lang. Okay? Hindi pa natin sila ina-explain ng thorough. Okay? So, ang pag sinabi kasing instrument class, yan yung gagamitin ninyong pag-collect para makakulik kayo ng data. Halimbawa, meron kayong interview instrument. Ibig sabihin, meron na kayong mga tanong kung paano makakulik yung data. O kaya sa survey, may survey instrument na kayo. Okay? Yung mga instrument na yung class, kailangan masi-certify yan ng professional dun sa field na yon. Halimbawa, yun nga, gagawa kayo ng isang software para sa inventory management. So, pwedeng ang magsi-certify nun is yung IT professional tsaka industrial engineering professional.
kumbaga i-certify nila na tama 'yon yung instrument nyo. Okay, kasi sila yung nakakaalam nung sa software, sa IT, tapos pagdating naman sa inventory management, yung IE nakakaalam. Kailangan mo si-certify yan ng professional dun sa field na pinag-aaralan nyo. Next, katulad ng dapat yung instrument ninyo, research instrument, is dapat meron silang validity and reliability of the research topic. Sabihin, pag sinabi kasing validity class, yun nga, sabi ko, dapat i-consult nyo yan dun sa professional or sa expert dun sa field na pinag-aaralan ninyo para maging valid siya. As well as reliability, ibig sabihin, napapanahon ba yan? Reliable ba yan? Maasaan yan pag ginamit mo ngayong panahon? Kasi mamaya, luma na pala yung mga ideas dyan sa instrument mo, yung mga tanong pang sinaunang panahon na yan eh. Dapat ganito na updated yung mga tanong. So yun naman, may evaluate nung expert sa field na yun. Kaya nga kayo magpapa-certify doon. Okay, ano pa? Sa research instrument, ito, methods of topic of data collection. Okay? So dito naman, kung paano nyo ba kukunin yung data ninyo? Through interview ba? Through structured interview, unstructured interview, okay? Tapos, survey, so, online ba, personal, okay? So, iba-ibang data collection method. And then, next is itong selecting a sample. Ayan, magsiselect na kayo nung sample ninyo. Sabihin, sino-sino ba yung mga, saan ba kayo kuha ng mga, nung data? Bawa, sa barangay, sa isang barangay sa Bustos, o kaya sa buong Bustos, Bulacan, o sa Baliwag, Bulacan. Okay? Pipili na kayo kung saan kayo magsiselect ng sample. And then, dito pala, may kasama siyang field test of the research tool. Ayan. So, kailangan kasi, na-test nga yan ng expert sa field na yun. Okay? Itong instrument. Kaya siya connected siya dito sa instrument. Okay? And then, dito sa selecting a sample, nakalagay dito, grappling theory and design. Okay? So, ayan, may mga theories and designs din tayo dyan i-apply dito sa pagsiselect ng sample. Okay? And then next, writing a research proposal. So, dyan pa lang kayo makakagawa ng research proposal. Kasi, di ba, yung research proposal ninyo, yan yung ipapasa ninyo sa, I think, dun sa midterm. Okay? O bago mag-midterm. Okay, dapat makapagpasa na kayo ng research proposal. So, may binigay na akong format niyan. Discuss na lang natin pag face-to-face na tayo itong research proposal. And then next, itong contents of the research proposal. Yung per part na yun, madidiscuss natin pag face-to-face tayo. Okay, yung format ng research proposal. And then next doon is collecting data na. Ayan, ibig sabihin, na-aprobahan na yung research proposal nyo, i-collect na yung data. Mag-start na kayo mag-collect ng data. Kasi approved na yung research proposal nyo eh. Ayan, pag nakakollect na kayo ng data, ayan, i-edit nyo yung mga data nyo. Ibig sabihin, tatanggalin yung mga irrelevant kasi mamaya, ang nakalagay dun, mga values dun, ay 10, 11, 9, 8, tapos bilang may 72. Halimbawa, nagta-time study kayo, may ganun. So, abnormal time yun, tatanggalin nyo yun. Kaya nga, i-edit nyo yung data nyo kasi mamaya may masyadong malayo na eh, no? So, paano yung abnormal data pwedeng tanggalin? Okay? Ano pa? Developing a codebook. Ibig sabihin kasi class nung anong codebook, doon yung mismo encode yung mga data ninyo. Okay? And coding. Yung coding na yan, paano ba kino-code yung data? Okay? Kung halimbawa nag-a-assign tayo doon, halimbawa pag ang sinagot nitong respondent na to ay naka 74 points. Anong ibig sabihin ng 74 points na 'yon? So may mga may mga code, may mga meaning yung kada maging result ng sagot. Okay? Then, processing data. So, ipaprocess na natin yung nakolect natin na data. So, dyan sa processing data, methods of data processing, use of computers and statistics. So, pwede na kayo dyan gumamit nung statistics. Okay? So, paano? Magamit kayo, halimbawa, yung ating ginawang laboratory dati sa statistics, ano ba yung ginamit natin dun? Okay? Yung Minitab. Okay? Pwede kayong gumamit nun. Tapos yung SPSS kung marunong din kayo. Okay? Para yung sa mga hypothesis testing, pwede nyo gamitin yan. And then, principles of scientific writing. So, dito na, kailangan nyo ng, part yan ng writing a research
report, okay? Kasi nga, natapos nyo i-process yung data nyo, gagawa na kayo ng research ninyo. Okay? So, dyan, ang nakalagay dyan, yung mga arrows, yan yung mga operational steps. Okay? Tapos, yung mga rectangle, yan yung mga required theoretical knowledge. Kaya nga, ano, connected sila dito sa mga steps. And then, yung bilog, yan ang may required intermediary knowledge. Sabihin, hindi mo siya, supporting knowledge siya. Okay? Kumbaga, makakatulong siya dun sa each process. And okay, connected siya sa mga steps, operational steps. Okay? So, ayan dito, nakalagay dito, ang sinasagot daw dito sa una ay what? Kasi problem nga eh. How? Ayan, paano mo siya isasagawa? Okay? Paano mo ba siya isasagawa yung research mo? Kaya hanggang dito yung how sa writing a proposal. Then, conducting the study, syempre, pagkatapos ng proposal. Okay? So, lahat ng yan, i-discuss natin. So, ito yung phase 1, deciding what to research. So, step 1, formulating a research problem. So, sabi dito, a research problem identifies your destination. It should tell you, your research supervisor, and your readers what you intend to research. Yan nga. Kaya sabi ko, yung pinagawa ko sa inyo nung week 1 pa lang, mag-isip na kayo ng problema na dapat susolusyonan. Kasi kapag may problema, alam ko na as your supervisor and yung mga ka-groupmates ninyo, pating advisor nyo, kung ano ba yung patutunguhan ng inyong research. Kasi kung ano ba yung sasagutin nung research nyo, syempre solusyon para sa problema. Next, the more specific and clearer you are, the better. Kaya nga dito, sa pag nandun na tayo sa formulating a research problem, may mga example na tayo. Dapat may general problem, may specific problem. Okay? Kaya nga, more specific and clearer, mas maganda. At saka, di ba nga, quantitative research yung gagawin natin. Kaya, mas mainam na specific at saka clearer, more specific. And then, as everything that follows in the research process, yan, yung mga study design, measurement problems, sampling strategy, frame analysis, the style of your writing of your dissertation report is greatly influenced by the way in which you formulate your research problem. Okay? So, dito, makikita nyo na dapat itong mga study design ninyo ay angkop din dun sa research problem ninyo. Okay? Kasi may mga research problem na hindi na angkop sa study design. Okay? So, halimbawa, yung research problem nila more on qualitative. Okay? Qualitative research. Halimbawa, sabi nila, the culture of the tribe in the Far East, okay? So, more on culture yung pinag-uusapan. Tapos, pagdating sa research study design, quantitative. So, mahirap yung dapat qualitative. Okay? So, dapat tugma sila, no? Tapos, sa measurement procedures, okay? So, halimbawa, yung research problem nila, to quantify the exact amount of quantity or a solution for this product, okay? So or for this chemical. So ibig sabihin kung chemical yan, liquid, dapat in ml, liters, or etc. So yun naman yung sa measurement procedures. Kailangan na katugma dun sa kung ano ba yung hinahanap sa research problem. Kaya nga naapektuhan niya yung mga ito. Okay? So, the main function of formulating a research problem is to decide what you want to find about. Ayan. Kung ano ba yung gusto nyong malaman. Okay? Ayun yung pinili nyo. Yun yung first step nyo sa pag-re-research. Okay? So, ito class, yung sabi ko nga, pahapyaw lang ito. Kasi nga, may mga, tayo diyan. Meron tayong lecture diyan na specialized para dun sa kada step na yun. Halimbawa, itong formulating a research problem, meron tayo niyan. Okay? I think sa week 3 to 4. Okay? Then, step 2, conceptualization of research design. Okay? So, an extremely important feature of research is the use of appropriate methods. Siyempre, kailangan nga tugma siya dun sa gusto mo bang patunayan. Okay? So, dito, research involves systematic, controlled, valid, and rigorous exploration and description of what is not known and establishment of associations and causations that permit the accurate predictions of outcomes under a given set of conditions. So, sinasabi lang dyan na
dapat yung mapipili ninyong research design is nag-i-involve ng ganito. Okay, may mga systematic, sabihin step-by-step process kayo. Hindi kayo nag-jump from one process to another. Okay, pag-control, sabihin mga may meron kayong variables na pinag-aaralan, kundi kung ano-ano lang. Okay? Yan, valid, sabihin totoong nag-survey kayo, hindi niyo sinagutan ng kayo-kayo lang. Okay? Rigorous exploration and hands-on kayo nga diyan, di ba? Pupunta kayo sa isang place, mag-observe kayo. Kaya yan, matrabaho yan. Okay? So next, it also involves identifying gaps in knowledge. Ayun nga sabi natin eh, kaya nga tayo magbabasa ng related literature. Kasi nga 'di ba pag may makita tayo doon na gaps, ibig sabihin may oy, may hindi na discuss sa ano na to ha, sa research na to. Ano kaya kung yun yung maging topic ng research namin? Okay, so ganun class. Then verification of what is already known. Ayun sabi ko nga, kung ang research niyo is yung magdadagdag kayo ng improvement o improve niyo isang process or product, pwede. Okay? And identification of past errors and limitations. Ayun na yung sabi, parte rin yan nung pagbabasa natin ng mga related literature o kaya mga related studies. Kasi yung mga related studies na yun, may mga limitations din yun o yung mga pagkakamali sa study nila. So why not, ipagpatuloy natin yung study na yun, tapos tayo yung tama dun sa pagkakamali ng study na yun. Okay? O kaya masakop natin yung limitation ng study na yun. Pwede yun. Next, the strength of what you find largely rests on how it was found. Okay? Ibig sabihin lang nun class na kung ano ba yung impact ng isang research na ating nakita is nakadepende dun sa mga foundations nung research na yun. Okay? For example, may isang research kayong nabasa. Tapos yung research na yun, very valid, no? Kumbaga yung mga experiments na ginawa sa kanya doon ay tama. Okay, tapos meron siyang mga suggested course of study. So, doon nakasalalay yun sa unang ginawang research. Okay, yung susunod mong research. Yung strength ng susunod mong research, doon nakasalalay sa pinagbasihan mo na unang research. Kasi yun yung foundation eh. Doon ka kumuha ng foundation na fundamental knowledge eh, para ipagpatuloy yung relevant research mo or study. Okay, so yun yung sinasabi diyan. Next, step 3, constructing an instrument for data collection. Okay? Sabi dito, anything that becomes a means of collecting. So ito class, inuulit lang natin yun yung kanina na nandun sa nandun sa may diagram. Okay? So anything that becomes a means of collecting information for your study is called research tool or research instrument. Ayan, kung ano man yung gagamitin nyo na pag-collect ng information para sa pag-a-analyze nyo, ang tawag nyan is ito, research tool or instrument. For example, observation forms, ayan, yung mga papas, mga ipipilapan nyo habang nag-o-observe, o kaya yung mga itatanong ninyo sa interview, okay, and paraan din ng pag-interview, yung mga questionnaires na papasagutan nyo. Okay, mga interview guides. Lahat ng yan nagpo-fall sa research tool or instrument. Next, data collection using the various methods of data collection for qualitative and quantitative studies and the process of developing a research instrument. Okay, kasi dito class may madi-discuss tayo na iba't ibang data collection pagdating sa qualitative and quantitative. Okay, so dito sabi ko nga, pahapyaw lang ito, overview lang ito eh. Kaya dinidefine lang natin kada step. Next, step 3, constructing an instrument for data collection or sources. So, ito naman, to continue lang this step 3. So, dito kasi may secondary data na tinatawag. Ito yung mga information already collected for other purposes. Halimbawa, nagbasa kayo ng another research. So, kung yung research na yun, yung sila yung gumawa ng findings na yun, tapos sinite mo yun, sabihin doon ka ginawa mong reference yun, secondary data na yun. Kasi nagmula sa una, di ba? Una na nakagawa ng findings na yun. Tapos, sinite mo lang sa research mo. So, pangalawa na, kay secondary data. You will need to identify what information is needed and then develop a form to extract the required data. Okay? So, ibig sabihin lang yan, mula dun sa pagbabase mo, dun sa secondary data, is makaka-formulate ka nung relevance nung data na yun doon sa iyong study. Okay? And then, field testing or pre-testing. So, dito, a research tool is an integral part
of instrument construction. Ibig sabihin, dapat itetest muna yung mga research tool nyo or instrument. Yung ano nga, ipapabalidate nyo muna sa mga experts sa field na yun. So as a rule, the pretest of research instrument should not be carried out on the sample of your study population, but on a similar population which you are not proposing to study. Ibig sabihin lang nun, class, halimbawa, ang interviewin nyo yung mga taga-Baliwag. So, hindi mo dun, ano, ititest yung research instrument or tools nyo. Doon sa ano, katulad ng Baliwag na Bustos, isang municipality rin sa Baliwag, ganun, hindi mismo doon sa intended place or sa place na pagkukuhanan mo ng mga information, okay, para matest yung research tool or instrument. Then, computer for data analysis, you may wish to provide space for coding the data on the research instrument. Ayan, so, ayan, kakailangan nyo nga ng computer dito for data analysis. Sabi ko nga, pwede kayong gumamit ng Minitab, okay, mga statistical software. Next, step 4 na, selecting a sample. So, when selecting a sample, you should attempt to achieve two key aims of sampling: the avoidance of bias. Ayan, that maiwasan yung bias na tinatawag. Kasi pag nagkaroon ng bias, yung reliability ng study mo, mababawasan din. In the selection of a sample, and the attainment of maximum precision for a given outlay of resources. Diba sa statistics nyo, kung natatandaan nyo, may iba't ibang sampling tayo, random sampling, yung may quota sampling, snowball sampling. So, balikan nyo lang yun, class. Okay? So, next, three categories of sampling design. So, yung una, random probability sampling design. Okay? So, sa statistics natin, na-discuss natin yan. Okay? Balikan nyo yung module ninyo kung saan, di ba sabi, yung random probability sampling design, yung wala kang i-arrange na method paano mo kukunin yung pagkukuha ng sample. Kumbaga, kung sino lang yung nandoon, i-randomize mo. Ito, non-random or non-probability. Ibig sabihin, magkakaroon ka ng structure kung paano mo ba siya kinukuha yung data mo. Halimbawa, by twos ba, by threes. Next, sampling design and mixed sampling design. Ayan. So, yung mga sampling designs, class, di ba, meron tayo doon na yung mga quota sampling, snowball sampling, okay, etc. So, pwede nyo yung isama dito. O kaya, mixed sampling design, ibig sabihin, pinagsama. So, balikan nyo yung sa statistics ninyo. Nandun yun sa module natin. Yung iba't ibang uri ng sampling. Next, the type of sampling strategy you use will influence your ability to make generalizations from the sample findings about the study population. And the type of statistical test you can apply to the data. Ayan, siyempre kung ano man yung sampling strategy na gagamitin mo, may impluwensya nun siyempre kung yung magiging findings mo. Okay? For example, pinili mo lang yung mga in-interview mo. Siyempre may impluwensya yung findings mo doon, magkakaroon ng bias kasi pinili mo lang in-interview mo. Kumbaga, alam mo na yung sasagot nila eh. Okay? So, iwasan natin yun para maging reliable yung study natin. Then, step 5, writing a research proposal. Okay? When selecting a sample, you should attempt to achieve two key aims of sampling. So, the avoidance of bias in the selection. Okay? So, naulit yung kanina. So, dito na yun, writing a research proposal. Universities and other institutions may have differing requirements regarding the style and content of research proposal. So, ako, binigay ko na yung format. Okay, which didiscuss natin sa face-to-face natin. Then, but the majority of institutions would require most of what is out here. Okay, so ito daw yung majority. Ito yung inaasahan sa research proposal. A research proposal must tell you your research supervisor. So, ibig sabihin yan, kung sino yung advisor nyo. And a reviewer of the following information about your study. What you are proposing to do. Okay. Ibig sabihin, lalagyan nyo lang yan ng mga supporting write-ups. Halimbawa, ano ba yung gusto mo, anong gusto nyong patunayan? Okay? Ano yung mga supporting studies? Okay? O kaya ano yung mga supporting situations? Halimbawa, gusto nyong patunayan na yung itong product na gagawin nyo, makakatulong to sa pagpapababa ng presyo ng bigas. Okay? Kailangan lalagay nyo doon, totoo nga na mataas yung presyo ng bigas. Kaya gusto nyo solusyonan yun. Okay? So, kumbaga magkakaroon kayo ng mga
ng mga pagpapatunay na totoo nga yung problema na iniimbestigahan ninyo. Okay? Kumbaga importante 'yon. Next, how you plan to proceed? O, ando na nga yung plano, 'di ba? May Gantt chart kayo. Okay, paano ba yung mga gawin niyo? Ano ba yung scope? Ano ba yung objectives ng study nyo? Why you selected the proposed strategy? And so, bakit nyo pinili yung strategy? Sabihin yung research design na iyon. Okay? Ano ba? Bakit ito lang scope nyo? Bakit hindi nyo pinalawak ng gusto yung scope ninyo? Okay? So, ganun yung mga dapat makita doon sa inyong proposal. Next. So, writing a research proposal pa rin. Research study must contain. Okay? So, sa inyong research proposal, dapat ito yung nilalaman. Okay? Statement of the objectives of the study. Kaya nga doon sa format, may objectives of the study. Okay? List of hypotheses if you are testing any. Kung meron kayong tinetest na mga variables, okay? Kung magkakaroon kayo ng hypothesis testing, ilalagay nyo rin doon. And then, the study design you are proposing to use. Sabihin, ano ba siya? Quantitative? Qualitative ba? Next, the setting for your study. Sabihin, saan ba gaganapin? Okay, halimbawa, yung study nyo, itong barangay na ito lang. Okay, so lalagay nyo dyan. Research instruments you are planning to use. And so, pwede kayong kumuha sa internet kung merong existing research instrument tungkol sa study nyo. O kung wala, gagawa kayo, tapos papaverify nyo sa expert dun sa field ng study ninyo. Okay, next, information on sample size and sampling design. And so, alamin nyo na rin kung, kumbaga, estimate nyo lang kung, halimbawa, ilan ba yung population nung area na yun, nung barangay na yun. Okay, anong gagawin nyo? Random sampling ba? Snowball sampling, etc. So, next, information on data processing procedures. Paano nyo ipaprocess yung data nyo? Okay, through what? Statistics. Okay? Next, an outline of proposed chapters for the report. Okay, sabihin, ilalagay nyo na dun yung mga proposed chapters. Ibig sabihin lang nun, kung ano man yung format natin, pwede nyo ilagay dun format sa final paper. Binigay ko na rin yung format ng final paper. Okay, then explain din natin yun. Pero yung kasi pwede nyo rin ilagay dito sa research proposal. Then, the studies problems and limitation. Andiyan yung scope and limitation. Okay? And the proposed time frame. Kaya nga may Gantt chart tayo. Okay? So next, pagkatapos yung magagawa ng proposal, siyempre, mag-start na kayo ng pag-collect ng data once na ma-approve yung proposal ninyo. Yan. Having formulated a research problem, develop a study design, constructed a research instrument, and selected a sample, you then collect the data from which you will draw inferences and conclusions for your study. Kumbaga, yun yung i-analyze mo, yung mga data na yun. Tapos doon ka mismo magde-decide kung ano ba yung sagot sa problem mo basta ma-analyze mo. Next, methods could be used to gather the required information. Comments, interviews. Ayan, pupunta ka mismo doon sa lugar rin, mag-interview kayo. Mail and questionnaire. So, pwedeng Google Forms. Pwede yun. Or emails. Next, conduct nominal focus group discussion. Ayan, ibig sabihin, mag-schedule kayo ng nung pag-discuss o interview, isang grupo. Halimbawa, itong grupo ng kabataan dito. Sa barangay na ito, susunod yung grupo ng kabataan dito. Okay? Next, make observation. So, pwede rin actual observation. Mag-ocular visit kayo doon. Punta mismo kayo doon sa lugar na gusto nyong pag-aralan. Sabihin, relevant doon sa study nyo. Tapos, mag-observe kayo. Okay? Halimbawa, gagawa kayo ng isang product. So, mag-observe kayo ng mga relevant products. Ibig sabihin yung mga kahawig na products. Pwede yun. Make observations. Next, step 7, processing and displaying data. Okay? So, the way you analyze the information you collected largely depends upon two things. So, the type of information, kung ano man yung kukunin yung information, yung descriptive, quantitative ba, qualitative, or attitudinal. Okay? And the way you want to communicate your findings to your readers. So, nakabase nga yan kung paano ba siya gustong i-analyze. Okay, yung information na yan. Kasi iba-iba yan. Halimbawa, sa descriptive, okay, information, paano nyo ba ina-analyze yan? So, qualitative yan. Okay? Or rather, mga statistics under non-descriptive research. Okay, pwede dyan. Tapos itong quantitative. So, dyan naman is yung mga statistics din, yung mga formulas. Pwede nyo magamit. And
qualitative or attitudinal. Okay? So, sa qualitative nga, sabi ko, yung mga write-ups na makakabuo kayo ng themes, mga tema. Okay? So, nakaka-apekto yan sa kung paano nyo ba siya i-analyze. Iba-iba kasing way ng pag-a-analyze. Okay? So, next, for qualitative or quantitative distinction, consider whether the data is to be analyzed manually or by computer. Okay? Kasi, yung statistics to software nga natin, di ba, pwede natin magamit yun sa quantitative distinction, quantitative data. Then, for purely descriptive, you can write your dissertation or report on the basis of your field notes. Sabihin sa mga, sa notes nyo, mga nasulat nyo habang nandun kayo sa actual area ng study ninyo. Then, for quantitative analysis, it is also necessary to decide upon the type of analysis required and identification of variables to be subjected to these statistical procedures. Okay? So, alamin nyo dyan or ilalagay ninyo dapat kung ano ba yung gagamitin ninyo, yung anong analysis yung gagamitin nyo. Halimbawa, hypothesis testing ba yung gagamitin nyo? O kaya yung mga test, may mga t-test, chi-square test, o kaya yung correlational test, etc. Okay, so dapat malinaw dito sa processing and displaying of data. Then, writing a research report. So, dito na yung pagsusulat ninyo ng inyong research report. So, there are two broad categories of reports. Una, quantitative and qualitative. And writing the report is the last and for many, the most difficult step of the research process. Okay? Although, meron na kayong format nyan, siyempre, yan na mismo yung ano yung ipiprint ninyo eh. Okay? Ayan yung i-defense ninyo sa mga panelist. Okay? So, pag nag-defense kayo sa panelist, huwag kayo mag-alala kasi lahat nung ipupunain nila para yung sikabubuti ng inyong research. Mapapaganda yung research ninyo. Okay? Tapos, ano nyo pa yung papaproofread. Kaya siya sabi na talagang maraming revision na gagawin dyan. Okay? Mahihirapan kayo dyan. Pero matatapos nyo, basta susundin nyo lang yung mga advice ng panelist and ng magpaproofread. Okay? So, this report informs the world that what you have done, what you have discovered, and what conclusions you have drawn from your findings. Ayan. Kasi nga, nagawa mo na itong lahat eh. Okay? Nagawa mo na yung mga preliminary steps eh. So, this is the way to communicate to others yung natuklasan ninyo. Okay? Your report should be written in an academic style. Ayan. Kaya meron nga tayong sinusundan na format. And be divided into different chapters. Okay? Or section based upon the main themes of your study. Ayan. So, kung qualitative, I'm sure wala namang gagawa ng qualitative. More on quantitative tayo talaga dito. Okay? Kaya susundin lang naman yung format para sa writing a research report. So, conclusion. Okay? So, yan. Mabilis lang class kasi nga overview lang ito ng research process. So, good quality research requires a researcher to follow scientific approach. Ayan. So, huwag kayong basta-basta magkakontak ng research na hindi nyo sinusundan yung systematic or scientific approach na mga nabanggit. Okay? So, researcher must follow scientific method in conducting literature review. Ayan. Sabi ko nga, hindi basta-basta nagli-literature review. Yan, pag-aaralan natin yung class, don't worry. Pagkatapos yan ng statement of the problem eh. Okay? Yan yung pag-aaralan natin. Paano ba mag-literature review, okay? Nang maayos, okay? Or tama. Next, identifying research gaps. Ayan yung sa pagbabasa natin nung mga researches, mga nagawa ng research. So, titingnan natin yung mga pagkukulang sa kanila, yung mga researches nila para pwede tayong, doon tayo mag-arise ng investigation natin. Writing problem statement, and sinabi ko na yan, and outlining our research questions and research objectives. Kasama din yung class doon sa paggawa ng research problem na pag-aaralan pa natin. Okay? Next natin na topic. Then, researcher must carefully select among different research designs. Ayan. Ibig sabihin kung ano bang research design yung descriptive ba, quantitative, qualitative, na nababagay dun sa research nyo. The selection of which depends on specific research questions. So, kasi pag nandun na tayo sa paggawa ng research question, malalaman nyo rin kung ano ba yung karapat-dapat na research design doon. Okay? And the overall objectives of the study. So, decisions like choosing among data collection methods, yung nabanggit natin kanina, and sampling techniques require researcher to exercise logical reasoning. Okay? So, i-reason out natin bakit yun yung pinili nating mga techniques, okay, or methods. Kung nababagay ba siya o hindi. Siyempre, magbabase tayo dun sa gamit niya. Okay? Sabi ko nga, balikan nyo yung sa statistics eh. Yung mga sampling techniques doon, di ba?
Okay, so yung reference dito na ginamit ko is ito, yung in-upload ko sa ating, yung isang PDF na in-upload ko sa ating MS Team. Okay, itong research methodology step by step for beginners. So, third edition. So, dito class, pwede nyo nang mag-advanced study kayo. Okay, kung gusto nyo nga mas advanced yung, kumbaga malaman nyo na agad para makapaggawa, makastart na kayo makagawa ng inyong paper. Pero ito class, ano naman natin eh, ili-lecture naman natin as scheduled. Okay, yung mga nandito sa PDF reference na to. Okay? So, thank you. So, sabi dito, it always seems impossible until it's done. Sabi ni Nelson Mandela. Okay? So, ngayon, sa tingin nyo, imposible pa kayo makapag-research, no? Parang yung iba dyan, wala pang naiisip kahit isang idea. So, ngayon lang yan. Pero, pag nagawa nyo na, hindi na yan impossible, posible na yan. Okay? So, thank you, class. And see you sa ating face-to-face meeting.